kasama. Marimar, dito ka lang. We don't want anybody to see you or recognize you. Wala akong pakialam. At sa kagustuhan ko mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng aking biyahe, magbibigay ako ng 2 milyong piso sa kung sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Marimar. Pero... Ay, hindi mo ako mapipigilan. Buhay ng anak ko pinag-uusapan dito. Hindi ako pwedeng maiwan dito na alam kung kailangan ako ng anak ko. Kaya sasama ako. 2 milyong piso, kapalit ng ulo ng isang kriminal. Kung sino man po ang may impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na si Bella Aldama, ipaalam lang po sa kinauukulan, may 2 milyong pisong pabuya. 2 milyong pesos? Napakalaki ng laga nun ah. Nakita niyo? Ganda na kinikilos ng Jenka para mapahuli si Marimar. Well, sige na nga, hindi na may polis ang pupugnahin natin. Hindi bawat tao na makasalamuha nila. Ay, nakatago na naman ang maigi si Marimar, hindi ba? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Hindi tayo basta pwedeng maghintay kung ano mangyayari sa balita. Dapat kumilos tayo. Ngayon tayo mas kailangan ni Marimar. Corazon, stay in the car with Pulgoso. Doc! Doc, nilagnat siya del Milton Silente. Sa kanina sa sasakyan, nagsuka siya. Ready mo na yung yellow chip, yung towel niya. Kumuha ka na rin ng dextrose, tsaka suppository. Fred, talaga ba magbibigay kayong 2 milyong reward? Oo naman. At sa ngayon, kalat na ang balita. Hindi lang ako nagpa-interview sa TV. Pati sa lahat ng dyaryo. At kagabi pa lang, inabisuan ko lahat ng dyaryo sa Pilipinas kung anong bala kong gawin. 2 million reward? Teka, parang nakita ko na ang babaeng ito. Doc, gamutin niyo pa yung anak ko, please. Papacheck muna natin ang dugo niya. Baka may dengue. Sige, mawag na kayo. Kami na pong bahala. Your friend, maraming mag-interes sa pera na yun, for sure. Alam ko. At hindi magtatagal, merong magtuturo kay Marimar kung nasan siya. At hindi na siya makakapagtago pa sa akin. Hindi ako pwede magkamali. Siya ang babaeng ito. Yelo, tsaka yung towel. Ihanda mo na yung dextrose tsaka suppositor. No worries, she'll be okay. Tapos ang lagyan niya, 40. Hello, police station. Police station to. Si Guillermo Natividad po ito. Guard po ako sa Santo Niño Clinic. Nandito po ngayon yung pinaghahanap yung suspect, si Bella Aldama. Dahil sa ginawa niya si Senyora Angelica Aldama, maraming tumatawag dito. Lahat interesado sa 2 milyon. Imbis na makatulong, sagabal pa. Sigurado ako, maraming magiging fake na leads. Pero sir, pwede rin tayong makakuha ng tunay na lead. Maraming matang nakadilat para hanapin si Miss Bella Aldama dahil sa pera na yun. Totoo ba yan? Bilisan niyo po magpunta dito, baka makaalis na sila. Nandito sa Magsaysay Province, Santo Niño Clinic po. Sir, tumawag po ang presinto Magsaysay Province. May informant daw na nakita nila si Miss Bella Aldama at positibo nga siya ngayon. Baka naman mga peke yan. Sir, 3 ang tumatawag, iisang mga sinasabi. Lahat po sila nasa clinic na yon. Tumawag ka ngayon doon sa Magsaysay Province. Sabihin mo, huwag na sila magpatumpik-tumpik. Ulihin na nila si Miss Bella Aldama. Yes, sir. At ipapax na lang natin yung warrant to pares. Sige, sir. Sige po, sir. Salamat po. Hello, pwede mo mausap, Senyora Angelica? Saan probinsya yan? Sa Magsaysay Province. Papunta na ba yung mga pulis? Sige, salamat sa pagtawag. Oh, friend, sino yun? May tumawag na at tinuturo kung nasan si Marimar. Ang bilis naman! Negative siya for dengue, pero mahinang-mahina pa siya. Kailangan niya pang magpahinga. Kaya I suggest na i-confine siya at least 1 night para makapagpahinga siya. Pero Doc, hindi po kami pwede magtagal dito eh.
kailangan natin siyang i-monitor. At least makapagpahinga man lang ng one day dito sa ospital. Iba talaga ang nagagawa ng pera, Monica. Saan daw siya nakita? Sa isang clinic, sabi ng informant eh. Sinugo daw doon yung kasamang bata ni Marimar. Si Rosita? Mismo. Marimar, I have Sherry on the phone for you here. Hello? Marimar! Marimar, buti naman nakausap na kita. Sir, si Rosita. Alam ko, sinabi sa akin ni Adrian. Kamusta naman siya? Sir, kung hindi dahil sa akin, hindi naman magkakasakit si Rosita eh. Pati tuloy kalusugan niya na apektuhan. Marimar, huwag mo sabihin mo. Alam mo, normal lang naman sa mga bata nagkakasakit. Pare, papunta na yung mga pulis dito. Sabi ko sa kanila, bilisan nila. Oras na mahuli ng mga pulis si Bella Aldama, tiba-tiba ka na. Instant milyonaryo ka na. Basta, balatuhan mo ako ha. Pero hindi, Sheriff eh. Dahil sa akin, nagkaganto siya. Kahit pakainin ko siya, ako mismo nagpapakain sa kanya. Ayaw niya kumain. Sheriff, alam kong pagod na si Rosita ng kakatakot kakatago natin. Hindi naman sa pababayaan ni Corazon eh. Huwag ka mag-alala. Kahit pa, ako ang ina niya. Obligasyon ko proteksyon at alagaan ng anak ko. Pero anong ginagawa ko? Ako pa mismo nagpapahamak sa kalbo. Sige, babalatuan kita. Basta silip-silipin mo sa loob si Bella. Baka makapuslit. Sero, awang-awa na ako kay Rosita. Naapektuhan siya ng problema ko. Ng sitwasyon ko. Parang hindi naman natin gusto ito nangyayari. Oo, hindi ko ginusto. Hindi ko masinasadya. Pero nadamay na si Rosita. Sherry, pa may nangyari masama sa anak natin. Wala akong ibang sisihin kundi sarili ko lang. Tama na, tama na. Marimar, huwag mo sisihin ang sarili mo. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. Nerviyoso naman ito. Nakakonfine ang anak niya dyan, kaya imposible umalis siya dyan. Basta, balatuan mo ako ha. Sige, sige na. Marimar, Marimar, stay calm, but we have to go. Somebody recognize you and call the police. Oo, alis tayo dito. Ililipad ko ng hospital si Rosita. Are you sure that's what you want to do? It's not safe. Hindi na mahalaga ang sarili ko. Mas mahalaga ang buhay ni Rosita. Let's go, I'll call Sergio. Aalis ako hindi para magtago, para tumakbo. Aalis tayo para ilipad ko ng hospital si Rosita. And then what? Let the police just get you? Sergio won't like that. Ako lang bahala kay Sherry. Hindi namin sasakripisyo ang buhay ni Rosita. Marimar, we have no choice. Come on, let's go. You okay? Tamjan po yung kwarto. Dito? Doktor, napag-alaman po namin na nandito yung suspect na pinaghahanap ng Manila Police, si Miss Bella Aldama. Doc, sa po yung nagpunta dito na may kasamang bata. May warrant po kami para sa taong to. Mamatay tao po si Bella Aldama, kaya hayaan niyo huli siya ng mga police, Doc. Nakita niyo ba siya? Dito? Nasaan dito? Wala. Pagbilisan natin. Pagbubin natin buong paligid. Bago sila tuluyang makatakas. Dito, presa doon. Ano yung bawat kwarto, ha? Ano? Paano nakatakas si Marimar? Ang tatangan niyo talaga. Siguro kung bulat pa yung uhuli kay Marimar, mauhuli siya, no? Buisit! Hello? Seryo? Asan na kayo? Pabalik na ba kayo ng safe house? Pupuntaan kita dyan, tatakasan ko ulit yung mga polis dito. Sir, hindi na. Pabalik na kami ng Maynila. Ha? Bakit? Marimar, hindi pwede. Mas mainit ang mga polis sa'yo dito sa Maynila. Monica! Yes, friend. Akin yung sigarilyo ko.
Tinawag mo ko para lang kuharin yung sigarilyo mo, eh ayan lang sa tabi mo, sa harapan mo lang. Ah, ganoon. Ayan, malapit na sa'yo. Akin na! Oh. Sir, napag-isipan ko na itong mabuti. Pagod na ako magtago. Pagod na ako na tumatako. Pati si Crosita na napapahamak. Ayoko na dumating sa puto ng talagang tuloy na mapahamak ang anak ko. At ikaw. Marimar, pinag-usapan na natin to, hindi ba? Hindi ako papayag. Bakit ba kasi init-init ng ulo mo kanila ang nagiriwang ka? Paano nakatakas si Marimar? Ano ka ba naman, Monica? Kamag-anak mo ba yung mga pulis? Kasi ang tatanga nila katulad mo. Alam mo kung nandun ako, sigurado kung mahuhuli ko yan si Marimar. Seryo, pakinggan mo muna ako. Sana naman suportahan mo ako. Nakapag-desisyon na ako. Pagod na ako tumakbo, magtago. Kasi ito yung makakakilala sa akin, tumatakbo ako. Seryo, harapin natin to. Ay, nakulor. Ibang matalino kung di ikaw lang. Ano binubulong mo? Wala. Ang sabi ko, nung nagsabog ang Diyos ng katalinuhan, napunta lahat sa'yo. Pero nung nagsabog ang Diyos ng puso, wala ka nakuha. Seryo, magtiwala ka sa akin. Kahit anong mangyari, at least lumaban tayo. Magtiwala ka din sa akin, please. Tumatala siya, di ba? Ha? Ah! Patuloy ko? Joke lang ako, friend. Joke lang, anay. Sige. Pahig na ako. Salamat. Kaya ano pinaplano nila, senyor? Hindi sila pwede magtagal dito sa Maynila. Hinahanap na sila ng mga pulis. Mauulit sila. Wala lang intensyon na magtago pa si Marimar. Angelica, may tawag sa'yo. Sino daw? Hindi ko natanong eh. Tatanga-tanga ka, Monica. Halimut to. Hello? Kamusta ka na, Angelica? Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon buhay ka pa. Marimar? Anong ibig niyo sabihin, senyor? Susuko na si Marimar sa mga pulis? Hindi. May ibang pinaplano si Marimar para tapusin ang laban nila ni Angelica. Hanggang ngayon naalala mo pa rin ang boses ko. Oo naman, basta ikaw, Marimar, lahat natatandaan ko. Ang kapal din ang mukha mong tumawag sa akin. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang tapusin ang laban na to. Makita tayong dalawa. Walang ibang kasama. Walang ibang kakampi. Walang mga pulis. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa? Oo, bakit? Natatakot ka bang maiwan mag-isa kasama ko? Of course not. Baka lang kasi pumunta ako mag-isa doon, tapos bitbit mo si Serio, si Renato, at kung sino-sino pa, di ba? Kilala mo ako, Angelica. Marunong ako tumupad sa usapan natin. Gusto ko nang tundukan ang pag-aaway na to. Ayoko naman dami pa ng iba. Tayong dalawa lang. Tapusin na natin to. Kilala mo rin ako, Marimar. Hindi kita uurungan sa laban. Sige, sabihin mo sa akin kung saan at kailan darating ako. Hello, Serio. Makikipagkita ako kay Angelica. Ano? Marimar, hindi. Ano? Anong pumasok sa isip mo't gagawin mo yan, ha? Pero, Serio, ito lang yung tanging paraan. Alam ko hindi ko na malilinis ang pangalan ko. Ito lang ang tanging paraan para matalo ko si Angelica. Si Marimar ang tumawag sa'yo? Oo, oh, tinawagan niya ako dahil gusto daw niya ako makausap. At gusto niya tapusin na namin ang laban namin. Talaga? Tapang-tapang naman ni Marimar? Anong matapang? Tanga ka mo? O baka mas tanga pa siya sa'yo? Delikado yung pinaplano mo, Marimar. Mapapahama ka lang lalo. Kung gusto mo, ako makikipagkita kay Angelica. Hindi. Seryo away namin dalawa ni Angelica. Kaya kaming dalawang tatapos nito. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Ano sa tingin niya, matatalo niya ako? Teka, friend. Ipapaalam ba sa pulis ang tungkol dito? Hindi. At baka pag sinabi ko pa sa mga pulis, malaman to ni Marimar, tapos umatras siya. Saka isa pa, palagi naman silang palpak. Ngayon, ako na lang gagawa ng paraan. Marimar, hindi. Kailan mo ba tatanggapin, ha? Na si Angelica, hindi tao kausap yan. Hindi mo pwede pakiusapan yan. Magdadala ka ng barel? Eh, di ba ang sabi mo sa akin, mag-uusap lang kayo ni Marimar? Monica, amazing ka, no? Amazing talaga yung kabubuhan mo. Malamang, mag-uusap kami ni Marimar, pero syempre sa bandang huli, gusto kong manahimik siya. At itong barel na to, ang gagamitin ko para tumihimik siya. Seryo, buo na ang desisyon ko. Hindi!
Okay? Sasamahan kita. Sir, pasensya na. Hello? Hello? Sige na. Kailangan ko pa mag-prepare. Teka, ano bang maganda kong suotin? Red or black? Siguro black na lang kasi may pagluluksaan pa ako. Attorney, may ipapagawa ko sa'yo. Hello, Adrian. Kasama mo ba si Marimar? No. She went to meet out with Angelica. Yeah, I know. Alam mo ba kung saan sila pupunta? Marimar asked me to take Rosita to a hospital in Manila. We're actually on our way there now. How's my daughter? Her temperature went down, but she's still weak. Sige, sige. I'll meet you there. Salamat, Adrian. Anytime. Sigurado ba kayo, attorney, na ayos lang sa'yo na gawin yun para sa akin? Yes, I'll do it for you. Maraming salamat. Marimar, huwag mo na kayong ituloy yung kikipagkita mo kay Angelica. Pero Monica, gusto ko lang tapusin ang lahat. May dala siyang barel. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo, I'm sure papatayin ka noon. Alam mo, Monica, salamat sa pag-alala. Pero buo na yung desisyon ko. Tatapusin ko ng laban na to. Pero Marimar, that's suicide. Akala ko naduwag ka na. Akala ko hindi ka na darating. Bakit ako maduduwag? Matatapang kaming mga Aldama. You should know that, dear sister. Ako lang ang lehitimong Aldama. Wala ka nang magagawa dahil isa akong Aldama. At ang isang Aldama ay hindi mangmang na kagaya mo. Siya nga pala, nagpaalam ka na ba kina Serio at Crusita? Dapat nagpaalam ka na sa kanila dahil hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito. Angelica! Nandito ako dahil handa akong mamatay. Alam kong yan ang gusto mo. Gustong gusto. Meron lang sana akong hihilingin sa'yo bago umuntay. Ano yun? Pag namatay ako, gusto kong tapusin mo na ang poot at galit dyan sa puso mo. Ako ang kinamumuhian mo. Kinasusuklaman. Kaya sa akin mo na lang tapusin yan. Huwag ka naman damay ng iba. Lalong-lalo na si Crusita. Ayokong lumaki siya na matutunan niya magalit sa kapwa niya nang dahil sa pag-aaway nating dalawa. Ayoko na lumaki siya na may kinikimkim na galit na hindi maalis sa kanya. Ayokong lumaki siya sa masamang nakaraan na hindi niya malimot-limutan, na hindi naman niya ginawa. At si Serio, oo, aaminin ko sa'yo. Mahal na mahal ko siya. Ngunit gusto ko siya mabuhay. Kaya handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. At pag pinatay mo ko, manunumbalik ang dati niyang pagtingin sa'yo. Kaya nakikiusap ko sa'yo. Pag pinatay mo ko, patayin mo na rin ang galit sa puso mo. Nakakaiyak. Nakakabagbag damdamin. Pero sorry to say, wala akong damdamin. Nawala na simula nung inagaw mo sa akin si Serio.
Tama na nga, Sansan. Tapusin na natin to. Umpisahan na natin ang kamatayan. Monica, please. Sabihin mo na sa akin saan magkikita si Marimar at si Angelica. Sa isang sports center sa San Rafael. Seryo, tulungan mo si Marimar. Ano, Marimar? Ha? Gusto mo bang mangumpisal muna? O gusto mong ikumpisal na lang kita? Para meron kang baong puot, galit at suklam. Bibigil, magpagaling na ka, ha? Nasaan si Mami? May ipuntahan lang siya, Bibigil. Pero magpunta yun dito. Eh, si Daddy? Magpunta yun dito. Sinabi ko nung rin sa kanya, huwag niya pagkatiwalaan si Angelica, eh. Diego, tumawag ka na mga pulisa. Pasunuloy mo sa San Rafael. Tayo na. Tapos. Senyor, ito po. Si Carlos. Alam mo ba na ako ang pumatay kay Tia Esperanza? Pinagsasaksak siya ng pagkarami-rami. Katumbas ng masasamang sinabi niya sa akin noon. Ako din ang nagpapatay kay Inosensya. Kasi masyado siyang pakialamera, eh. Tawa ko na si Epe. Yes, sir. Hello, Hepe. May nakita kaming VHS tape dito nakalagay sa San Carlos Hotel. Baka ito yung bala ng CCTV ng hotel. Tapos, pinatay ko ang sarili kong ina. Kasi alam mo kung bakit? Pagkasilang na pagkasilang ko, pinamigay niya ako agad. Ang bad niya, no? At ang malaking pagkakamali niya, binuhay pa niya ako. Kaya ayun, pinatay ko siya. Tapos, kahapon, pinapatay ko si Carlitos. Kasi bumaliktad siya. Stick muna ako, Yaya, enter na. Kawawa naman si Cruzeta. Siya giyod ang napikstuhan. Kailangan matigil ng away na ito. Lahat ng balakit sa mga plano ko, lahat ng humahadlang, at lumalaban sa akin, pinapatay ko parang ikaw. Pareho ng suot ni Marimar. Pero paalis lang niya. Bakit bumalik agad? Hindi. Hindi si Marimar yan. Tignan mo, nakayok ko eh. Siya nga pala. Alam mo ba na ako ang nagpapatay sa lolo't lola mo? Oo, ako. Pinasunog ko sila kay Nicandro ng buhay. Ayoko kasi sa matatanda, eh. Lalo na't lolo't lolo mo sila. Tino, hindi si Marimar yan. Ginaya niya lang ang suot ni Marimar. O siya, sige na. Kailangan ko pang umalis, eh. Papatayin ko pa si Serio at Cosita. Angelica, manood ka.
nakakaiyak, nakakababdamdam. Pero sorry to say, wala akong damdam. Nawala na simula nung inagaw mo sa akin si Serio. Tama na nga, Satsat, tapusin na natin ito. Umpisahan na natin ang kamatayan mo. Ano, Marimar? Ha? Gusto mong mangumpisal muna? O gusto mong ikumpisal na lang kita? Para meron kang baong buot, galit at suplan. Tumawag na ako sa mga pulis. Sinabi ko na ang pwedeng mangyari. Babe, patawarin mo ako sa ginawa ko, ah. Tama lang ang ginawa mo, Monica. I'm proud of you. Thank you. Alam mo ba na ako ang pumatay kay Tia Esperanza? Pinagsasaksak siya ng pagkarami-rami. Katumbas ng masasamang sinabi niya sa akin. Ako din ang nagpapatay kay Inocencia. Kasi masyado siyang pakialamere. Tapos, pinatay ko ang sarili kong ina. Kasi alam mo kung bakit? Pagkasilang na pagkasilang ko, pinamigay niya ako agad. Ang bad niya, no? At ang malaking pagkakamali niya, binuhay pa niya. Kaya ayun, pinatay ko siya. Ba, paano nangyari? Anong akala mo? Pupunta ako dito na hindi ako handa? Angelica, masyado mo naman ako minamaliit. Hindi man ako upak kriminal katulad mo, kaya ko rin maging tuso. Lord, ikaw na po sana ang bahala kay Inday Marimar, ha? Kay Sarsirio, kay Bibigil Cruzeta. Bigyan mo po sana sila ng pagkakataon na mabuo ang pamilis at mamuhay sila ng tahimik. Ano? Sige. Tuloy mo. Boss, hindi makamatay si Marimar. Sorry. Patay na tayo ni Angelica. Papatay na niya ako. Babe, huwag ka na umiyak. Tama lang ang ginawa mo. Hindi. Tinaydor ko ang kaibigan ko. Tinaydor ko si Angelica. Boss, ano yun? Thank you.
Tumawag ka ng ambulansya! Babe, hindi ko na kaya to. Babe, makinig ka. Makinig ka. Huwag kang matatakot. Nandito ako. Bakit? Ikaw, hindi ka ba natatakot? Ha? Natatakot ako matagal na. Pero tama lang ang ginawa mo. Be brave. Hindi. Hindi. Tinrider ko si Angelica. Tinrider ko ang kaibigan ko. Hindi okay yun. Monica. Tama lang ang ginawa mo, Monica. Ikaw lang maasahan ni Marimar. Ikaw lang, Monica. Wala nang iba. Dito sa aking puso may munti. Tawan niyo! Dahilan po natin ang ambulansya, sir. Naghahari pagmamahal at ang pag-ibig mo. Asan niya ambulansya? Parating na po, sir. Walang hanggan iibigin ka. Ikaw lamang itatangi ko magpakailanman. Ito na ang katapusan mo. Nabupulo ka na sa bilangguan. Babe, mabuti pa. Magsumpaan tayo. Bilang baka ito na ang last natin pagkikita. Sige, babe. Magsumpaan tayo. Mahal kita. Walang hanggang ibigin ka. Ikaw lamang
ang itatangi ko. Kailanman, hinding-hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita. Mahal kita. Wala nang iba. Vicky, would we to tell you a story? Nasaan ang magulang ng pasyente? Her father's on his way. But this is her Nanny Corazon. May katanungan lang sana ako. Ito mga huling araw, ano mga pinagdaanan ng bata? Corazon, it's okay. You can go to the doc. I'll take care of Rosita. Pagdating ng mga magulang, gusto ko agad silang makausap. Sige po, doc. I'll let you know, okay? Salamat. Yeah, okay. Corazon, meron ko bang alam na dahilan ang pinagdaanan ng bata ng mga nakuling araw? Kailangan lang po ng dugo. Ayos lang mo siya. Sir, ito na po yung huling dugo na available na kaparehas ng dugo niya. Hello, Dad. Seryo, nakuha natin yung tape ng surveillance camera ng hotel kung saan pinatay si Esperanza. May kita doon na pumasok si Angelica. Ginaya niya ang suot ni Marimar. Dad, nasa hospital si Marimar. Nasa OR siya ngayon. Ha? Ano nangyari? Kasahan siya ni Angelica. Kuwalan niyo ako dito, mga wala niya kayo! Talaga yung Angelica na yan, ah. At si Rosita nandito rin, eh. At sa hospital din siya, eh. Kasama niya si Corazon. Hindi ko alam mo sinuunahin ko, eh. Seryo, magpakatatag ka. Puntahan mo si Rosita. Ako nang bahala kay Marimar. Pati sa kaso niya, ako nang bahala dun. Tsaka mananalo tayo dyan. Cardiac arrest! Doc! Wala siyang blood pressure! Walang blood pressure, okay. Then check your fib. Akin yung defibrillator, please, nurse. Akin na yung defibrillator. Okay. Girl, okay.
doon. Ako doon. Ayop ka, Marimar! I've been through, Sean. Ayop ka! Okay. Stable na siya. Let's proceed. BP? Mama po kayo malipo. Kailangan po namin tanggalin yung bala sa katawan nyo. Prepare OR. Fast drip. IV fluid to 300cc. IV fluid dripping. Lumapit sa kanya. Sir, kausapin daw ka ng doctors. Tagon ako. Sige. Kusita, pagaling ka na, ha? Kailangan ka ng mami mo. Hinahanap ka na niya. Sinong kamag-anak ng pasyente? Dok, wala po siyang kamag-anak dito. Isa siyang suspect sa pagpatay. Marami siyang natamong sugat. Marami rin nawalang dugo sa kanya. But she will be fine. Sa mga test na ginawa po ni Dr. De Los Santos, wala po kami makita na sakit ng anak ninyo. Kundi mahinang-mahina lang po ang katawan niya sa kadahila ng pinagdaraanan ng pamilya. Ay, so, anong ibig sabihin? Anong nangyayari sa kanya? I-re-report po namin kayo sa isang pediatric psychiatrist para siya pong makaalam o siya pong makapagsabi kung anong kalagayan ng anak niya. San Jerica yun? Oo, sir. San dadalhin yun? Kanya pa binubuhay kayo ng masamang tao? Marimar? Nasa OR pa rin po si Marimar. Seryo? Pinuntahan po si Crusita sa room 624. Señor Santibáñez, under observation ang vital signs ng pasyente. Nagkaroon din siya ng internal bleeding dahil sa impact ng pagkakabangga niya. Mayroon din siyang organ rupture dahil din yun sa impact ng siguro sa sobrang lakas ng pagkakabangga niya. Napakadaming dugo nang nawala sa pasyente. Kailangan natin ng blood transfusion within 48 hours. Kung hindi, we might lose her. No. Hindi. Okay? Hahanap tayo. Gahanap ako.
Pagkakabuti. You're a weeks na. Ang sa'yo gusto ni mo. Okay, senyor. Excuse. Seta. Oh my gosh. Nagsabi sa akin ng mga polis, papunta na sila dito anytime soon. Pipick upin si Angelica. Iniisip ko lang. Knowing Angelica, magsasakit-sakitan niya para tumagalan dito. Alam mo, kung ako nalang sanang humatol niya sa tao niya, ako na mismo magbibigyan ng parusan sa Angelica niya. Hayop talaga yung babae na yan. Ay, Doc. Ano pong balita? Nakakuha na po kayo ng dugo? Ay, ano na sabi sa inyo? Si Maripa na nangangailangan siya ng dugo. Kailangan masalino within 48 hours. Importante, importante. Ho, wala ba dito sa ospital niyo? Pipigil. Roseta. Dukes, papasok na po. Ganyan naman siya. Wagas, Peks. Natulala. Kusita. Ah, nagpahanap na kami. Mahirap naman hanapin talaga yung AB negative. Ngayon po pwede. Siguro kapag kamag-anak niya, yun ang kailangan niya natin doon. Kamag-anak ni Mama? Eddie, kapatid niya. Si Angelica. Na-screen na namin ang dugo ni Angelica. Oh. AB negative ito. Kaya siya lang ang makapagbibigay ng dugo kay Marimar. Kailangan niya ng dugo ni Angelica. Sigurado hindi papayag si Marimar. Kung malalaman niya na yung dugo niya, manggagaling sa isang impact ang katulad ni Angelica. Eh, lalo sa Angelica. Hindi magbibigay ng dugo yun para kay Marimar. Pero kailangan natin siyang salina ng dugo. Nasa peligro ang buhay niya. Sige, Doc. Maraming salamat po. Ano gagawin natin, Dan? Sorry, wala kang choice. Kailangan ni Marimar ng dugo ni Angelica. Pero pag malaman ni Marimar yan, sigurado hindi papayag yan. Eh, hindi naman natin sasabihin. Eh, si Angelica, paano natin mapapaalam sa kanya na yung kapatid niya ang tutulungan niya? Madali na si Angelica. Ipapasedate lang natin yun. Pakuna natin ng dugo. Walang magsasabi. Hindi niya malalaman. Hello, Monica. Ano, nandiyan ka na ba sa kwarto ni Angelica? Andito na ako. Anong gagawin ko? Yung injection na hawak mo, iturok mo sa veins ni Angelica. Veins? Oo, yung ugat. Yung ugat. Hanapin mo yung ugat. Tapos itutok mo yung karayom. Ipasok mo dun sa veins. Yung ugat? Ah, sige. Oh.
kaluoy sa among mag-ina. Kamusta na po si Inday? Mahinang mahina po siya. Ang sabi sa ICU, kailangan daw niya ng dugo. Kung pwede lang ko mag-donate. Oo, Antonio, nakita ko na. Anong gagawin ko? There kasi ang blood type niya. Baka hindi rin kayong magkamats. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi may parating na daw na supply ng dugo para kay Miss Belia. Itatali ko muna. Naman, kung ganoon nga ang mangyari. Hulog ng langit ang kung sino man yung mag-gives talaga ng blood sa kanya. Injection na? Ipasok mo dun sa veins. Marty, dyan. Basta gawin mo. Iditip ko? Hawak mo yung blood bag, di ba? Ibaba mo. Ah, sa baba? O sige. Ayan, binaba ko na. Antonio, ano na? Diyan, umalis ka agad. Baka mahuli ka ni Angelica. Masyado pong dinibdib ni Crusita ang mga pangyayari sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. At yun po ang nakaka-apekto sa kanyang kalusugan. Hindi pa po niya napaprocess sa mga pangyayari, kaya ang reaksyon niya, nawawalan siya ng will to live. This is known as post-traumatic syndrome. Pansamantala pong mawawala ng malay si Crusita. Oh, umalis ka na! Umalis ka na! Dali lang! Hindi pa puno eh! Malapit na! Hoy! Ano'y ginagawa mo? Ano to? Kinukuha na kita ng dugo. Bakit? Kailangan kasi ni Marimar ang panganib ang buhay niya. Bobo ka talaga. Bobo ka talaga! Hindi lang siya. Another trauma or shocking incident might bring her back to reality. Kasi kuya, kasi nag-aagaw buhay ang mami niya. I can tell kung maaaring makatulong na makita niya ang kanyang ina. Maaaring lumala ang kanyang kondisyon or pwede rin bumalik sa kanyang realidad. Kayo na po ang bahalang magdesisyon. Hindi, kasi kailangan niya ng dugo! Kailangan niya ng dugo! Marami ka naman! Siya nang matay, bakit mo siya binibigyan ng dugo, ha? Angelica, kailangan niya ni Marimar! Kailangan niya ni Marimar! Ha? Sige, hindi mo sa kanya, ha? Kanya, ha? Puntahan niyo lahat ng ospital dito. Kinakailangan makakuha ng dugo para kay Marimar.
Sige, senyor. Kaming bahala ni Arturo. Ayusin namin agad yan. Sige. Pusing huwag ka mag-alala. Makakahanap din tayo ng blood match ni Marimar. Hindi kami titigil ni Antonio, hindi kami nakakahanap ng dugo. Ide-demanda ko tong ospital na to. May kumukuha sa akin ng dugo na hindi ko nalalaman? Ha? Ano bang security meron kayo, ha? Ba't may nakapasok na tao dito? Salamat, Arturo. Dok? Dok, anong balita? Dumating na ba yung dugo galing sa Red Cross? Wala pa rin pong dumadating na dugo. Pero sabi ng Red Cross, nagpadala na daw sila. Kaya lang kulang pa din eh. Sorry! Walang sorry sa akin dito! Kailangan managot kayo! Kayo, si Renato, si Cero, lahat kayo, mga pulis! Walang biya kayo? Antayin niyo yung sabina ng abogado ko. Si Marimar, kamusta siya? Pahina siya ng pahina dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. So ano pa pwede mangyari sa kanya? Kailangan ko pala ng nurse na magbabantay sa akin 24 oras. Di po kayang bayaran ng gobyerno para sa nurse niyo. Eh di ako magbabayad. Sige na, lumabas na kayo. Labas! Kailangan ihanda niyo ang iyong sarili. Sandali, Dok. Ano pang ibig niyo sabihin? Dahil sa dami ng dugong nawala kay Marimar, nagkaroon siya ng hemorrhagic shock. At itong magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano namang nangyari niyo? Huwag naman kang ganyan, Cosetta. Corazon, ano nangyari? Pati, si Inday Marimar. Nag-aago ang buhay man siya. Kaya gisagasaan ni Mama Chilika. Ilang oras na lang ang nalalabi sa kanya. Oras? Oras? Ano ka? Binibigyan mo ng taning si Marimar? Anong sumusuko ka na? Hindi sa ganon. Kaya lang, sa dami ng dugong nawala sa kanya, ginawa na namin lahat eh. Hindi nyo ginagawa lahat. Si Cosetta. Huwag na mag-spec na to, lalak. Di siya makiusap. Di kaya ng mora nga isip niya ang mga pangyayari, Padre. Uy, si Marimar, kumusta naman siya? Nasa ICU. Doktor ka pa man din, ikaw pa unang nawawala ng pag-asa. Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Dahil hindi ko tatanggapin yung sinabi mo. Hindi mamamatay si Marimar. Hindi siya pa pwede mamatay. Si Inday Marimar, nag-aagaw buhay man siya. Gisagasaan siya ni Mamang Hilika. Si Pepe Gil Cruzeta, natulan naman, di siya mag-spec, di makipag-usap. Di kaya ng mora nga pag-iisip niya lahat ng nangyari, Patri. Sige, salamat. Pasensya ka. Pero sa tingin ko, kinakailangan makita ni Cruzita si Marimar. Excuse me. Siya ba si Miss Bella Aldama? Ay, hindi po siya. Ayun po siya. Teka. Ano yan? Sir, teka po, nilalareposo po kami. Pinapunta po kami dito para sukatin itong bangkay. Bangkay? Sino? Anong bangkay sinasabi mo? Pero pinapunta po kami dito ng Senyora Angelica Aldama. Wala akong pakialam po. Sabihin mo kay Angelica, siya dapat ang sinusukatan nyo dahil siya ang papatayin ko. Ha? Layas! Alis kami dito! Labas! Ano po? Ay, kita mo bang patay, ha? Labas! Mga bastos! Kanagamali na po ang bobo. Ano napapasok mo yung mga yan? Senyor, hindi ko alam, senyor. Alamin mo! Yes, senyor. Ano talaga yung si Angelica na yan? Sumusobra na siya.
nangyari sa kanya? Critical pa rin, padre. Hanggang ngayon, wala pa rin kami makuha ang dugo para sa kanya. Huwag ka mag-alala. Makaharap naman tayo ng dugo. Hingi akong tulong sa parokya. Eh, ikaw, seryo. Kumusta ka na? Ayaw akong magalit. Ayaw akong matakot. Ayaw akong mawala ng pag-asa. Pero yun ang nararamdaman ko eh. Tutuluyan na kita. Angelica buhay. Andun siya. Sisi parang nag-aagaw buhay. Magtiwala ka sana. Paano magtitiwala? Si Crusita, tulala. Si Marimar. Paubaya mo na lang lahat sa Diyos. Dereski ang jowa niya. Dahil hindi na ako makapayag na saktan mo pa uli ang asawa ko. Talaga? Ang galing naman. Mr. and Mrs. Bubita. Alam niyo, bagay talaga kayo dalawa. Parehong singliit ng munggo yung mga utak niyo. Kahit insultuhin mo kami ng insultuhin, hindi mo na kami masasaktan, Angelica. Dahil hindi mo na kami hawak, tapos na ang pagpapaalipin namin mag-asawa sa'yo. Diego, babe. Hindi ko nang ituturing na kaibigan niyang Angelica na yan. Sana sige mo.